Dahil umano sa sama ng loob, bunga ng dating alitan, kaya nagawang paslangin ng isang magsasaka ang kapwa magsasaka sa Barangay Tabing Ilog, Bayan ng Likab. Kinilala ang biktimang si Artemio Gagaraw I. Paltep, 50 anyos, may asawa, tubong Bulinaw, Pangasinan, habang ang sospek naman ay kinilalang si Ramil Ventura I. Aguilar, 43, may asawa, kapwa residente ng Purok 1, Barangay Tabing Ilog, Likab. Base sa investigasyon ng pulisya, bandang alas 9 ng gabi, naglalakad ang biktima papauwi galing sa inuman. Nang malapit na ito sa kanyang tahanan, ay bigla na lamang lumitaw mula sa madilim na bahagi ng gate ang sospek at pinagbabaril ang biktima. Tumago sa ulo ng biktima ang tatlong bala ng baril na naging sanhi ng kanyang agad na kamatayan. Nagsagawa ng operasyon ang mga responding police na nagresulta sa pagkakaaresto ng sospek na pansamantalang idinitini sa Likab Police Station. Dumako naman po tayo sa bayan ng Laur. Pinagbabaril hanggang sa mamatay ng riding in tandem ang municipal engineer ng Laur sa kahabaan ng Laur-Gabaldon Road sa Barangay 3 ng naturang bayan. Kinilala ang biktimang si Engineer Jonathan Liwag I. Marcos, 52 anyos, may asawa, residente ng Barangay 1 sa bayan ng Laur. Batay sa report, dakong alas 11:50 ng gabi, sakay ng minamanehong army type jeep ang biktima papauwi ng bahay galing sa Christmas party ng munisipyo nang dikitan at barilin ng malapitan ng mga sospek na magkaangkas sa motorsiklo. Tinamaan sa katawan ang biktima kung kaya nawalan ng kontrol sa manibela. Nalihis sa kaliwang shoulder ng kalsada ang sasakyan ng biktima bago sumagi sa puno ng Jimelina at tumalon sa irrigation canal. Hanggang sa isinusulat ang balitang ito ay pinag-aaralan pa ng mga otoridad ang dahilan ng pagpatay sa biktima. Samantala, sa bayan naman ng Peñaranda, tinambangan ng mga hindi nakilalang salarin ng isang tindero sa Tagilid Street, Barangay Santo Tomas. Nagtamo ng maraming tama ng bala ng baril sa kanyang ulo at katawan ang biktimang si Wilfredo Nunez I. Altihar, 44, may asawa, residente ng Barangay San Roque, Bayan ng San Leonardo. Ayon sa ulat ng Peñaranda Police Station, alas 10:30 ng gabi, papunta sa direksyon ng Dreamwater ang biktima lulan ng minamanehong tricycle nang bigla na lamang paputukan ng sunod-sunod ng mga hindi nakilalang sospek. Na-recover ng SOCO sa crime scene ang dalawang basyo ng bala at limang kaha ng kalibre 45 baril. Paalala po sa ating mga kaibigan, lagi po tayong maging alerto at mag-ingat dahil ang krimen ay nangyayari kahit saan, kahit kailan. Ako po ang inyong bantay krimen, Clarissa de Guzman.